Good morning! It's me again, Chinita Mel, ang caregiver dito sa Israel. Ganito ko po paupuin or ililipat si Lola from bed to wheelchair kapag mag-isa ako, kapag super late na darating yung naka-schedule na tutulong sa akin sa umaga. Kasi minsan, sa sobrang kulit ni Lolo, hindi ko siya mahindian kapag sabihin niyang idalhin ko si Lola sa kanya. Ay, kailangan kong ilipat si Lola sa wheelchair. At mamaya po, after ko ayusin yung bed ni Lola, ay aayusin ko na rin yung bed ni Lolo kasi medyo maaga kami ngayon. At kasi po, actually 7:30 to 8 a.m. kami nag-breakfast. Kaya maaga kami ngayon, kaya isabay ko nang palitan yung bed ni Lolo kasi hindi ko napalitan yung bedsheet niya ng ilang araw. Eto guys, dito ako nahihirapan pag hindi nakiki-cooperate si Lola. Pero at this moment, buti nakiko-operate siya, humawak siya sa akin at nakatayo ng konti. Saka ako pinaupo sa wheelchair kasi meron yung time na ayaw niyang makiko-operate, ayaw niyang humawak sa aking katawan or sa wheelchair para makatayo siya konti bago ko paikutin. Pero ngayon, buti nakiko-operate siya. Kasi ngayong umaga, sobrang kulit ni Lolo. Wala pa yung tutulong sa akin ay sobrang kulit ni Lolo. Magagalit pa. Kaya ayun, pinilit kong pinaupo si Lola para ayusin yung bed niya. Tapos dalhin ko siya sa kay Lolo, sa kabila. Kasi minsan, ngayon, umiiba na si Lolo. Kaya kapag hindi mo susundin yung sasabihin niya, tatampo siya or magagalit ba? So, ayan, ayusin ko itong bed niya at saka kami lipat sa kabila. Maaga kami ngayon kaya may time ako mag-ayos muna sa bed at saka sa bed ni Lolo bago kami mag-breakfast.